mo pa sa akin na presidente siya ng sinasabing ang kaibigan ng masa? Mayroon ba presidente ng kaibigan ng masa walang telepono? Pah! Hindi pa pwede rito sa akin yan. Dahil ang kaibigan ng masa na sinasabi ninyo ay malaking tao. Paano mawawalan ng telepono yan? Ay ginagamit nyo ang pangalan ang kaibigan ng masa? Pagkatapos walang telepono? Tapos sinasabi rito, kaibigan ng masa, ang opisina Mandaluyong at nakalagay dito, maliwanag, ang nakalagay dito, yan ang ano, bakit taytay? Dahil dito gusto nating kumpirmahin mabuti ang lahat po ng nakakarating sa atin ng mga balita. Kaya po hinawakan natin ito eh. Dahil dito, napakarami mga pangalan na nakalagay pero hindi naman po natin pwedeng isa-isahin to at banggitin sa ere. At nakakaawa itong mga taong to. Baka mamaya hindi naman totoo. Oh. Tapos ang ID number, hindi mo malaman kung anong ID number dito. Ewan ko, assistant leader. Peh! Napakabait kong tao. Kapag nilapitan ako, madali akong lapitan. Pero kapag kaganyan, patunayan nyo sa akin. Ha? Sa lahat ng ayaw ko, yung gagamitin ang pangalan ko. Sa lahat ng ayaw ko, hindi, Karine, eh. Sa lahat ng ayaw ko, ginagamit ang programa ko. Ha? Gusto kong patunayan sa inyo na yung sinasabi ninyo, ha? Nang dumating dito, mismo, ha? Si Riz Cortez, ha? Inanyayahan ko siya para sagutin yung akusasyon po ninyo sa kanya. At nagtataka lang tayo eh, dahil dyan kayo tumawag sa telephone number dito, ha, para naka-record. Ha? At yan ay gusto natin na yan ay patunayan natin. Sabihin mo muna, naka-on the air yan. Sabihin mo, naka-on the air yan. Naka-live yan, ha? Naka-live. Hindi tayo nakikipag-anuhan dyan sa mga yan. Baka mamaya sasabihin nila, hindi yan naka-live. At ang pinakamahirap, ha? At gusto natin liwanagin. Okay, maganda nga po, sir. Good afternoon. Si Ed Rosales po ito, no? Sa Wow Action Balita, sa Kakampi. Aha. Oo, naka-live po ito sir ha, nationwide ito ha. Aha. Gusto ko lamang pong linawin sa inyong tanggapan, kayo po ba ang presidente ng kaibigan ng masa? Yung si Mrs. ang presidente. Ano po? Si Romita Amago ang presidente. Ay bali, ano pong posisyon po ninyo sir? Sa kaibigan ng mga officer lang ako. Ha? Operation officer. Operation officer. At dito kasi hawak ko po ang dokumento, no? Yung pinakikita ni Henry. Ha? Ang kaibigan ng masa. Totoo po ba ito, itong kaibigan ng masa? Totoo yan. Registrado yan eh. Ah, registrado po ito. Ang tanggapan po ninyo saan? Dati po sa 419 Bolivar, dalipat po sa 548 Altura. Sa Altura? Sa Altura po. Anong number sa Altura, ang opisina ng kaibigan ng masa? 548. Pakiulit lang po, pakiulit. 548. Okay. 548. Altura. Altura. Pampalok,
Yung telephone number po. Eh, hindi po aming telepono yan. Hindi po. At gusto kong malaman. Yung telepono po. Ha? Hindi ko hawak ngayon yung letterhead namin. Kaya hindi ko kapisyal yan. Okay, sir. Kasi ganito po yan. Bilang isang operation manager ng kaibigan ng MASA, no? Oo. At gusto ko lamang po sana na ma-confirm mabuti kung itong ang kaibigan ng MASA ay rehistrado po ito kay ERAP. Alam ko may isa ano? Salita eh. Niyo, rehistrado yan sa SEC. Rehistrado sa SEC ito? Pero kanino po ito nakakabit? Lang yan. Ha? Organization yan. Ah, organization po ninyo ito? Ang kaibigan ng MASA? Kanino po ito nakakabit? Wala po. Nakakabit po eh. Wala po pinagkakabitan yan. Ano po yan? Organization lang po yan. Gaano po karami ang miyembro po ng ang kaibigan ng MASA? Ha? Ano po yan? Gaano po karami ang kaibigan ng MASA? Yung mga miyembro? Sa Camarines Sur, meron na po kami mga 40,000. Ganun. Pero ang opisina po ninyo, ang unang opisina po ninyo, dyan sa may Mandaluyong. At ang ginagamit po ninyong telepono, itong 655-5038. Hindi po. Ito po yung nakalagay dito, sandali lang, alamin ko dito sa letter. Bali pakinggan niyo po muna, no, sir? Sir, pwede pakinggan niyo muna si Res Cortez. Ha? Ito po, si Res Cortez. Live yan. Okay, pakinggan mo. Mag-guest. Mag-guest dito. Oo, sa WAW Action Balita, no, sa kakampi. Ayun, kakampi. Oo, yan. Oo, alam, alam mo ba, Rex, nationwide dito, no? Buong mundo ang nanonood dito sa programang ito. So, worldwide. Yes. At, kaya, paano natin babatiin yung naandun sa ibang bansa? Oo. At, ngayon ay gabi. Oo. Dito sa atin ay hapon. Oo. So, at, mapapanood nila kahit na anong oras. Magandang araw sa inyong lahat. Yan. At, lahat ng mga kaibigan mo, Rex, sa ibang bansa, saan man dako ng mundo, Bicol, sa lahat ng lugar dito sa buong mundo ay makakarating sila. Yan lamang ang kanilang bubuksan. Yan. Oo. At maraming salamat din kay kasamang Jake. Oo, si Jake. Sa pag-aking imbita rito. Dahil ito si kasamang Jake, ay matagal ko nang kasama. Oo nga. Yung, yun, eksakto nga yung kinakanta mo, doon lang. Oo. Magkasama kami nung panahon pa nung tumakbo si FPJ bilang pangulo ng ating bansa. Alam mo ba, si FPJ ay idol ng inyong lingkod, kaya yun ang paboritong-paborito kong kinakanta. Bagamat wala na siya, no? Sa lahat ng lugar dito sa mundo, ay medyo nagpipidback, no? Inaamon ng kaunti yung sa mic natin. At okay, Jake, bumati ka muna at para sa ating mga nanonood ngayon sa ating programang WAW Action Balita. Go! Okay na, Jake. Medyo namamahos pa rin ako ngayon dahil sa mga iba't ibang okasyon din na naatinan ng isang samahan namin na kung tawagin ay Umar Fuguri. Isang World Martial Arts Founder and Grandmaster Organization Incorporated na ngayon ay maging sa ibang bansa ay pinagkakaguluhan na rin ang Umar Fuguri. At salamat sa iyo kasamang Res. Talagang kahit minsan hindi mo kami binigo. Kaya karapat-dapat ka talagpalagay ko na mamuno sa ating bayan. Ikaw at tanging ikaw lang ang maaaring makatulong, lalo na sa kababayan mo. O, hindi po kami nangangampanya ngayon, ha? Hindi pa araw, ha? Pero, bawal pa. Pero dito, ay, ito ay napag-uusapan lang, ano, Rex? At, kasi, ngayon kalambang ba, Rex, tatakbo sa politika? Totoo yan. Although, matagal na ako sa larangan ng politika, pero
hindi bilang kandidato kundi bilang taga-kampanya at suporta sa mga kandidato. Uh-huh. At yun nga, nagsimula ako nung panahon ni FPJ dahil yes. Si FPJ uh-huh. naman ang nagbigay sa akin ng inspirasyon uh-huh. na pasukin ang larangan ng pag yung public service. Oo, oo, oo. Katulad nga nung nakarang eleksyon nung 2010, eh naandun naman ako sa kampo ni Erap Binay. Oo. At hindi lang nga nanalo si Erap, mm-mm. pero si Binay ay nakaupo bilang uh-oh. Pangalawang pangulo. Oo. At kinuha niya ako sa kanyang opisina, yung HADC. Yung ano Housing ang, for Urban Development ayon, and Community Council. HADC. HADC. Oo. At ako ang humawak bilang coordinator nationwide. Pumunta kami sa lahat ng region ng Pilipinas at ginawa namin yung pabahay caravan. I-explain namin yung mga programa ni Binay sa pabahay at kung ano yung mga available na project para sa mga lalong-lalo na sa mga LGU oo. At sa mga empleyado ng gobyerno. Oo, lalo yung mga may hirap ano, nating mga kababayan, yan ba yun sa caravan? Yes, kasi under HADC, merong anim na key shelter agencies. Ang nag-handle ng mga pabahay para sa mga kababayan natin mahirap ay ang NHA, yan ang nag-handle ng mga relocation, resettlement, at yung Social Housing Finance Corporation, yun naman ang nag-handle ng CMP, yung Community Mortgage Program, yun ang may programa para bigyan ng libreng lupa at pabahay yung mga informal settlers. Yun. At saan-saan to, Rick, sa lugar yung mga yan? Yung programa na yan ay kahit saan. Kahit saan. Nakaumpisa na ba tayo dito, Rex? Oh, matagal na. Matagal na. At yung housing for LGUs, yun naman ay para sa mga empleyado ng munisipyo, Kapitolyo, okay. At City Hall. Ayun. Kasi sabi nga ni Vice President Binay, unahin natin yung mga frontliners. Kasi marami dyan ang walang bahay. Oo. Kaya minabuti niya na bigyan ng pabahay yung mga, ang unang-una, yung mga empleyado ng munisipyo at kasama na rin dyan yung mga teachers, mga police at yung iba-ibang empleyado ng iba-ibang ahensya ng ating gobyerno. Okay. At dito ay bali ikaw ang chairman. Hindi. Coordinator ako nung project na yun, yung pabahay caravan. Pero ang item ko ay nasa Social Housing Finance Corporation bilang consultant ng community program at naka-assign ako sa HADC. HADC. Okay. At dito ay ang may hawak ng HADC na yan ay ang Vice President. Yes, siya ang chairman ng HADC. Kasama rin sila dating ex-president Erap Estrada rito? Hindi. Bali siya lang. Siya lang dahil na-assign sa kanya ng ating Pangulo, si Pinoy, mm-hmm. na siya ang mamuno ng HADC uh-oh. At yung OFW Task Force uh-oh. At yung Anti-Illegal Recruiter Agency. Dito pa sa Metro Manila, meron kanyang housing project na yan? Yes, kasi yan ay applicable kahit saan. Kahit sa kasuluk-sulukan ng Mindanao, pwede pa rin. Katulad ng mga nangyari nung nakaraang bagyo, yung housing components nung ginagawa ng gobyerno para matulungan yung mga nasalanta ng bagyo ay nagtulong-tulong lahat ng agency, NHA, katulad nung sa Sendong at maraming nawala ng bahay. Mm. At ngayon naman, sinisimula na yung apektado nung nakaraan yung Pablo at yung isang bagyo na hangin sa Davao. Oo, yung Davao habagat. Oriental sa ano nga ito? Compostela Valley. Compostela Valley. Yun. At maraming na ano rin. Bataan. Oo.
At Rex, yung sa Bicol ka tatakbo, di ba? Yes. Oh, saan sa Bicol ang takbo mo, Rex? Sa tatakbo ko bilang congressman sa 5th district ng Camarines Sur. Ayun. At batiin mo sa Bicol yung iyong mga residente at mga butante sa Bicol. Ayun, sa lahat ng Bicolano, Diyos maray na hapon sendo gabos at mga Uragon. Kahit nasaan ka man ng parte ng mundo. Nandito ang inyong kababayan, si Manoy Res Cortez, ang Manoy Kanbanwaan. Oo. At pagka tinawag na Manoy, ano ang sa Tagalog yun? Parang kuya. Ah, kuya. O kaya, yun ang ginagawa naming parang... Paggalang, ano? Yun ang hindi lang. Of course, paggalang dahil yung nakakatanda. Oo. Pero, pag sinabi mo kasing Manoy o Manoy... Oo. Ibig sabihin, Bicolano ka. Ah, ganun. Parang si Eddie Garcia. Oo, diba? Si Manoy. Oo. Si Manoy Eddie. Oo, oo. Kahit mas bata sa'yo, pwede mo pa rin tawagin Manoy. Manoy, Manoy. Oo, oo. Para yun ang tanda na... Ikaw ay Bicolano. Ikaw ay kapo Bicolano. Oo, yan. At yan ha. At alam nyo mga kababayan, at bagamat ngayon ko lamang na nakasama si Rex, ano? Ito pala si Rex, may isang salita. No? Eh, alam mo, kaya ko ito naimbitahan dahil merong naging pumunta dito sa Rex, no? At, pero hindi ko nababanggitin yung pangalan, ano? Ibibigay ko na lang sa iyo yung picture. Kasi ayaw kong sumikat pa siya rito sa programa ko, eh. Gusto ko ang sumisikat dito, yun talagang may ginagawa. Ibibigay ko na lang sa iyo ang picture. At, ang pangalan. Ito kasamang, yan isang virus. Oo. At alam mo, sinisira sa atin. Alam mo, Rex, nagpunta yun dito 3 beses. At yun nga, ayaw ko nang pag-usapan yun. Ibibigay ko na lamang sa iyo lahat ng pagkakataon. Actually, kahit sino man siya, oo. Ano ba ang kanyang motibo? Oo, ba't yun. Di niya ako kausapin kung meron ba siyang... Sama ng loob. Sama ng loob. Mm. Pwede naman namin pag-usapan, pero wag na lang natin bigyan ng pansin yung mga gano'n na... nagtatago na hindi mo naman malaman kung anong gusto niya. Pero ang bigyan na lang natin ng pansin ngayon, yung inyong yung iyong mga tagapanood. Oo. At mabigyan ng balita. Mm-mm. Na kung ano nangyayari sa ating bansa. Oo. Kaya ihahabol ko na rin total. Oo. Panahon na para magkampanya yung mga national candidates natin. Yung mga senador. Dahil alam nyo, ako'y nakalinya sa una, United Nationalist Alliance, at yun nga, sana iboto natin lahat ng tumatakbong senador sa ilalim ng United Nationalist Alliance. Pwede mong banggitin, Rex, kung natatandaan mo yung mga kandidato ninyo. Go. Yun, kasama sa lineup natin, siyempre, nandan si JB, si Congressman JB Ejercito Estrada. Mm-hmm. Nandyan din si Jackie Enrile. Yes. Nandyan din si, siyempre, yung tatlong common candidate. Uh-oh. Na kasama ang palad, na alis sila sa lineup ng una, pero tinutulungan pa rin namin at kinakampanya pa rin namin si Grace po, anak nung nasirang NPJ. At nasa lineup pa rin natin si Gordon, si Gringo Hunasan, si Mitos Magsaysay, si Mix Subiri, okay. Si Nancy Binay, at may dalawa pa. Sino? Wala akong listahan. Alam mo, hindi pa rin talaga ganun kadaling tandaan yung labing dalawa. Bagamat akala nyo, ganun lamang kadali ang tandaan yung line-up, ano? Pero sa iba't ibang lugar, kasi malawak ang buong Pilipinas, ano? At lahat yan, hindi mamimemorya ng basta-basta kung walang listahan. Kasi talagang mabibigla eh. Kasi hindi naman yun ang inaasahan ni Rex na itatanong ko sa kanya eh. Oo nga. Saka isa pa, yun, nakalimutan ko pala yung pinaka matanda at merong wisdom sa buong lineup, si Manong Ernie Masida. Yan, o. Yun, kasama din pala si Manong Ernie. Oo. At si
yung siyempre Sambuanggan, si Jun Cabarrubias. Okay. Di ba? Eh, nung makunan ko kay numakunan kita doon sa may Quirino, di ba? Natatandaan mo ako, tumabi ako sa inyo. At kayo yung mga... Ito yung 2010. At yan yung mga ano. At bagamat nasabi nga natin na lahat ng mga kandidato nung una, no, ay ano ang mga katangian, Rex, ng kagaya mo para itapat doon sa mga kandidato na makakalaban mo? Go. Ang may i-offer ko lang sa aming lugar, sa Bicol, yung mga katunggali ko doon, siguro nagawa na nila yung mga dapat nilang gawin. Kaya hindi ko naman sila tunutuliksa. Oo. Kasi ayoko ng ganong klaseng kampanya. Oo. Kaya sa akin, unang-una, binibigyan ko sila ng kredito ng mga nagawa na nila. Kasi yung kalaban ko, incumbent, at yung isa pa ay dati ring congressman. Oo. So, ang may offer ko lang, dahil sa aking koneksyon, dahil sa aking pakikipagkaibigan sa mga taong nakaupo sa administrasyon ngayon, at sa aking mga kilala, maigag-guide ko ang aking constituents, ang aking mga kababayan, mga mayor. Oo. Kasi ang ginagawa ko sa Bicol, tinuturuan ko rin sila kung ano at talaga ang mandato ng isang congressman. Okay. Ang mandato ng isang congressman ay gumawa ng batas at i-represent yung distrito na yun. Pero ang akala ng iba, mga hinihingi nila sa congressman ay trabaho ng mayor. Kaya magagawa ko lamang, maigag-guide ko yung mayor ng lugar nila kung saan makakahingi ng tulong dun sa particular problem o problema o issue na gusto nilang malinawan. At dahil sa aking koneksyon, maikukuha ko sila ng mga projects sa iba-ibang ahensya. At siyempre, yung nakalaan na pork barrel para sa congressman na sa halagang 70 million pesos, doon ko naman gagastusin yun sa distrito na yun, na ang may control ng budget na yun, ay kung sino yung nakaupong congressman. Yes. So, ang hindi lang 70 million ang madadala kong project sa lugar namin, kundi higit pa ron, baka madoble, triple, at baka higit pa. Dahil nga, ako'y isang progresibong politiko, at ako'y interactive. Ibig sabihin, ako'y tumutugon sa mga hinaing at kahilingan ng aking mga kababayan, at mabibigyan ko ng solusyon o maituturo ko sa kanila kung anong programa ng gobyerno, kung anong ahensya ng gobyerno ang pwede nilang lapitan para maibsan yung kanilang problema, para mabigyan ng katanungan or kasagutan yung kanilang problema idinudulog sa isang congressman. Yan. At yan yung mga katangian ni Rex Cortez. Ano? Bagamat, sabi nga, yung kanyang pagiging pagtakbo ngayong 2013 ano sa pagka-congressman, ngayon ka lang magtatangka sa politika? Yes, totoo yan. Dahil alam mo na sa yung edad natin ngayon, ang iniisip ko na lang ngayon ay kung paano makapag-silbi at ano naman ang aking legacy na iiwanan sa ating mga kababayan. Mga kababayan. Kaya dati naka-line up ako sa long list ng mga senatorial boss, pero minabuti kong tumakbo na muna ng congressman para doon ako magsimula magsilbi doon sa aking mga kababayan, doon sa lugar kung saan ako pinanganak at yung lugar kung saan yung aking lugar na tinubuan. Yung mga saninuno, ano? At kasi naman, kahit nga kontrabida palagi ang role ko, sa pelikula, hindi naman tayo, kahit wala na, ang sabi nga nila, yung pelikulang Pilipino ay namamatay na, pero ang maganda nito, yung TV, nasa TV ang, na ang kayo. Ang buhay na buhay ngayon, at may teleserye ako, hindi naman ako nawawalan. Kaya
Yung mga anak ko, graduate na. Isa na lang ang nag-aaral at graduating na rin next year. Kaya sabi ko, meron na akong oras at hindi ko na kailangan yung gagastusin para sa pamilya kung sa ano settled na sila. So, kampante na, no? Yun, pwede na akong sumabak sa public service kasi mabibigyan ko na ng oras at mabibigyan ko na ng atensyon dahil yung aking pamilya ay settled na ikaw. At tahimik na sila na yung mga kumbaga tapos na sila lahat ng pag-aaral. Ano ba ang natapos ng isang Rex Cortez? Actually, hindi ako natapos ng college. Umabot lang ako ng fourth year. Actually, may fourth year subjects ako sa engineering. Engineering, yan. Okay. So, sa field of engineering, dyan ho ang kahit hindi nga ako nag-graduate, pero naandun pa rin yung aking kaalaman tungkol sa pagiging inenyero. At dahil ako yung nag-artista, member din ho ako ng EXICOM. Ano itong EXICOM? Ng NCCA. Ah, okay. Yung National Commission for Culture and Arts. Member ho ako ng isang committee, yung Cinema Committee. Okay. Kaya isa rin ho yan sa programa ko na maglalagay ako sa Bicol, sa pitong bayan na nasasakupan ng District 5. Ang aking panaginip na maglagay ng parang cultural arts and culture center sa bawat bayan at mag-establish ng isang community theaters para yung mga kabataan naman ay hindi na malulong sa mga bisyo na hindi ka nais bawal na gamot o kaya yung mga ibang bisyo o kalokohan, ma-focus ka ang kanilang atensyon doon sa kultura at sining. Nako. So yun ang gusto kong establish sa bawat bayan ng 5th district. Okay. At alam niyo si Rex ano, kung susubaybayan mo lahat ng pelikula niya, lagi siyang bad boy, no? At makikita mo, meron naman siyang good boy, ha? Lahat yan ay pinanood ko mula noong araw pa hanggang sa kasalukuyan. At inuulit-ulit ko lahat. At kaya nga ako, tuwan-tuwa ako na ngayon ay nakaharap ko si Rex, ano? At dito ay mapapansin mo na hindi siya ngayon bad boy. Ha? Yung show ko ngayon, yung Temptation of Wife, ang role ko doon ay tatay ni Angeline. Si napakabait. Marian Rivera, isang tatay na mabait. Talagang sinusuportahan niya ang kanyang anak, si Marian Rivera, at ang kanyang pamilya. Yes. At, at maganda naman, so far, itong mga huli, hindi lang puro kontrabida yung role ko, kundi meron naman good boy role. Ayan, na sinasabi. Kasi yun nga yung lagi ko pinapanood sa gabi, ay pinapanood ko yung palabas mo, no? Sabi ko, ito si Rex, pagka nundurong kay PJ nung araw, kay Erap, lagi siyang kontrabida. Pero ngayon ay good boy siya. Tatakbo siya ngayon ng congressman sa 5th district ng Bicol. At nako ay napakasarap pakinggan, ano. Bagamat hindi nga siya tapos, pero magagamit niya yung pagiging inhinyero niya, no? Doon sa dito. Ang kailangan, meron ka dito, may puso ka para sa may hirap. Ayan, oo. At, okay. Gusto ko lang sanang magbigay ng konting komento sa sinabi ni Brother Rez na nung pang una, magkasama na kami at bilang patunay nung panahon ng kami noon ay nangangampanya kay APJ ay laging bukas itong si kasama Rez, lalo na doon sa aming mga kasamahan na hinakapos. Kaya nga kumisan ako nandito para nang marinig ko yung isang virus na
nagsasalta dito, hindi ako makatiis na hindi ko siya tawagan. Kasi walang katotohanan yun dahil ako mismo eh, buhay na saksi. Nagkakanda hirap-hirap si Brother Riz. Makatulong lang sa kanyang mga, sa aming mga kasamahan niya na kinakapos. Merong may sakit, merong kumisan eh, kung walang maibili ng pagkain, eh bukas si Brother Riz sa lahat ng yan. Kaya medyo ako ang galit na galit nung may narinig akong ganyang mga opinion. Kasi kami ni Brother Riz talagang magkasama, hindi kami nag-iwalay. Saka yung nakita naman ng mga kasamahan ko, eh kahit sa laban, hindi ako maatras. Ako nasa harapan. At hindi ako nagtatago sa likuran nila. Yes. Ako mismo maharap. Yes. Dahil naniniwala ako sa pinaglalaban namin. At ito naman, mga kasamahan ko, itinataya rin ang buhay nila. Na kaya nga nung mga panahon na yon, yung laban ni FPJ, laban sa katotohanan, laban sa hustisya at katarungan para sa mahihirap, talagang hindi ako umatras, hindi ako umurong. Yun nga na ang marami akong demandang na tanggap, kung ano-anong mga kaso na sinampa sa akin, pero hindi ko tinalikuran yon, hinarap ko dahil alam ko wala. At ito yon, no? At hindi na natin babanggitin ang pangalan. Bibigay ko na sa iyo yung retrato na yan. At para wag na natin pasikatin yan dito. At pumunta mismo yan dito. At ito yung mga ano, lahat ng grupo na yan ay Panay Media yan na nilapitan niya. Pero hindi ko in-honor yan sapagkat hindi pa kita nakakausap. Pero ngayon nakausap na kita, nako tapos na yung kanya. At nako, kaya pagkatapos at sa Lunes, babakbakan ko na yan. At gusto ko lamang maipakita sa iyo. Oo, yan mismo. Ba't naka-t-shirt pa siya ng ERAP? Oo, yan mismo, no? E akala ko galing siya kay ERAP. Oo. At alam mo, sa totoo lang, ayaw niya magpakuha dito. Pinitsuran ng tropa. At alaman ko kung ano ang dahilan. Yeah. Bakit ba, Rex? Ano kaya ang dahilan nito? Hindi ko talaga malaman din ang dahilan kung bakit ganon. Ang alam ko lamang, ano ba ang representation niya? Nung pumunta siya rito, sino daw siya? Banggitin pa ba natin, Rex? Hindi, sino daw siya? Siya ba ay politiko? Siya ba ay namumuno ng isang organisasyon na naagrabyado na yung ganun niya raw. Ganun? Oo. Anong grupo daw ang nirerepresent niya? Ang angkla ba? Ang Bicol? Ano 'yun? Sa Bicol daw. Ano raw 'yun? Yung angkla na samahan na pinabuo sa kanya pagkatapos ang hinahabol niya ngayon yung mga bayad ng mga Xerox ng pinaano niya para lumawak, yun ang hinahabol niya na hindi raw na napapunta sa kanila. Alam mo, mahirap mag-komento na hindi klaro ano ba talaga gusto niya. Ano ba yung kanyang issue? Ano ba ang advokasya ng kanyang grupo na pinagtatanggol? O pansarili lang ba? Maaring ganun, sapagkat kaya nga hindi ko na binuksan yan. Dahil nga ikaw ang gusto ko magbukas niyan at kaya yun ang intro niya sa amin. Ganon. Ano daw? Na isang grupo sila, napakarami na nila,
binuo sila 2010 pa. Siya ang chairman. Okay. At kaya hindi ako kumagat dyan dahil nung iharap ko siya rito, pinakukunan ko ayaw niya magpakuha. Bakit ayaw niya magpakuha? Ibig sabihin, wala siya sa camera nung nag... Wala. Doon pa lang sa ibabayan, pinakunan na namin. Ito nga ang kumuha niya, yung ating kasama sa Bagong Toro. At kaya hindi niya alam na nakunan siya ng tropa. De, ang totoo niyan, totoo yun na kilala to ni kasama Jake. Oo. Kasamahan namin to nung kampanya nung nakaraang eleksyon nung 2010. Oh, yan tama. Yun yung nababanggit niya. At yaan yung mga intro niya rito, pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na makapagsalita dito sa programa ko. Sapagkat hindi pa nga kita na nakakausap, at kahit ito si Jake, ay hindi ko pa rin nakakausap. Kaya nung pumunta nga ako kay Jake para ikaw ay kontakin dahil nga doon sa sinasabi nito. Dahil ayaw kong magkamali. Ang pinakamahirap noon, maakusahan natin yung tao na hindi naman totoo. Kasi sinasabi niya, laking Bulacan siya. Laking Bulacan siya. Kaya ang pagkakamali lamang niya, hindi niya alam na nakunan namin siya ng picture. At ngayon, kinukontak namin siya para malaman na hindi ko sinasabi na nandito ka. Gusto kong makontak namin at kaninang makakita. Ayun, ang maganda mo, mag-aharapan kami dalawa malaman natin kung ano ba talaga gusto niya. Kasi hindi niyo man alam. Mm-mm. Sabi ko nga, magkasama kami noong 2010. Oo. Siya ay naka-assign sa Tarlac. Ayun. At siya ang humawak, supposed to be, ng postering. Ayun. Siya ang nakaatang sa kanya. At yung budget, ibinigay sa kanya, yung mga materials, ibinigay sa kanya para maglagay siya ng poster sa buong probinsya ng Tarlac. Ayun. Na hindi na siya nagpakita after that kasi hindi naman niya na-deliver yung dapat niyang gawin. Oo. At hindi rin niya isinauli yung pera na dapat niyang isauli. Yun. Oo. So, basically, ang attempt niya kasi noon, makakuha pa ng pera. Oo. Eh pero, bakit naman siya bibigyan ng pera na hindi naman niya pinagtrabahuan? Correct. Yun. Oo. Recorded to, ha? Naka-record yan, ha? At marami pang, ang problema nun, marami tao sa Tarlac na inistorbo niya na dapat bayaran niya. Oo. Kahit yung kanyang tirahan, yung yung akusasyon ay binaliktad base doon sa kanya testamento sa atin, di ba? Kaya lang hindi ko paano siya daw? Talaga wag na Rex at kasi nakakaya no at unang-una hindi ito itong programa natin ay hindi maliit na istasyon to, napakalawak nito. Mo kami magamit, ha? At inuulit ko, hindi mo kami pwedeng gamitin sa mga pansarili mong kapakanan at yung panluloko mo sa mga taong niloloko mo. Hindi kami ang pwede mong lokohin, ano? At lahat po ng sinabi mo rito sa akin, recorded po yan. Baka akala mo, lahat ng itinext mo sa amin, ha? Nagkataon lamang na nagalit kami sa inyo dahil hindi mo tinupad yung iyong sinabi na darating ka nung araw na yon. Kaya ako pinilit kontakin ang nasabi si Congressman Rex. Sinungaling ka pala.
anak ka ng teting, oh. Henry, mapapanaginipan kita. Baka kala mo, hindi ka sisikat dito sa programa ko. At alam mo ba kung bakit? Apat na reporter yung gusto mong kanain. Nagkakamali ka. At biniay ka namin. Sa dami ng ibinigay mo number sa amin, hindi mo kami pwedeng pasinungalingan. Lahat po yan ay kinuha namin. Akala mo makakalusot ka sa amin? Etong lahat ng number mo ibibigay ko dito sa ating bisita. Hindi mo kami pwedeng paglalangan. At kanina tinawagan ka namin, sumagot ka. Babae ang ginamit namin. Baka akala mo kaya mo kami lukuhin, ha? Yang may check, Rex, yan yung ginamit namin kanina. Pagkatapos nung mag-response kami uli, ayaw na sumagot. Ginamitan namin siya ng Kaya doon lang natin makikita kung anong klaseng tao. Oo. Kasi, ba't siya nagtatago at bakit siya nagsisinungaling? Oo. So, ang ibig sabihin, may pinagtatakpan siya sa kanyang mga kalokohan, sa kanyang mga ginagawa. Oo. Ginagawa. Oo. Saka bakit marami siyang kagalit? Oo. Yun nga. Sa amin nga, tinanggap namin siya sa grupo. Oo. Kahit na marami nagsasabi na walang kwentang tao yan. Tinanggap namin siya bilang tao dahil alam namin ang sinasabi niya. Mahal niya si FPJ, mahal niya si Erap. Totoo 'yun. Pero nung hindi na niya makuha yung gusto niya, masama na kami lahat. Tama. 'Yun. Sapagkat iyan ay mga sinabi rin nila sa amin, ha? At alam mo itinuring namin siyang kaibigan. Dumating siya rito, sinabi niya ganoon, pero hindi ko siya pinaupo rito dahil ayaw niya magpakuha eh. Ayaw niya magpakuha, kaya hindi ko siya pinagsalita rito. At doon nga, nagpakilala pa nga siyang manggagamot eh. Manggagamot na siya ngayon? Oo, manggagamot Oo. Naman siya ngayon. Di ba? May nagamot pa? Oo. Ah, so itong nasa... Oo, siya yan nanggagamot. Okay. At marami siyang ginawa rito na halos isang linggo ba natin pinakakain ito? Isang linggo halos namin pinakakain yan at hindi namin pinagsasalita rito yan dahil ayaw niyang humarap sa video. Isang linggo namin inalagaan niya Rex dito sa bahay nitong aming kasamahan. Oo, at ayun o, ayun nakunan pala siya. Oh. Hindi siya nakalusot. Ha? Hindi rin siya nakalusot, nakunan din pala siya. Dahil ayaw nga niya pakuha eh. Oh, kaya yun po yung sinasabi natin na dito ay hindi siya makakalusot sa programa namin. At dito ay maraming salamat doon sa ating mga ginawang pagko-coverage no dito sa ating kaibigan na si Rex no. At okay at alisin na natin 'yan. Pero gagawin natin souvenir 'yan diyan. At yan ang ipalalaban ko kay Henry. At Henry, sayang. At pinagkatiwalaan ka namin. Apat na reporter yung nagtiwala sa'yo sa lahat ng mga sinasabi mo. At buti na lang, hindi ako nagkamali na pagsalitain ka rito. Dahil nakuha mo yung loob namin. Biruin mo, gabit-araw magkakasama kami. Ha? Kinuha talaga namin yung lahat ng impormasyon. Kaya lang nagbura kami ng mga lahat ng text niya sa amin. Dahil na nainis kami dahil nung Monday pa dapat ang usapan namin na magkikita rito. Hindi niya alam na pinipilit kitang kontakin. Kasi gusto kong magkita yung kayong dalawa na gusto ko yung sasabihin niya at sasabihin mo ay magkatagpo. Wala eh. At nakahalata siya kanina, kinokontak namin. Ayaw na talagang sumagot. Ayaw na talaga. Kaya, nako Henry, ha? Napapanaginipan ka namin. Okay. At sa akin? At, yeah. Okay. At oo. Yung nagpagawa pa ng jingle yan sa amin. Para kanino? Ng Baguio.
Mayor Fernandez. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At dito ay ipinakita po natin yung live interview po natin kay Res Cortez, no? Sapagkat dumating po ang nasabing hunyango, ha? Dito sa programa natin ulit. Ang akala niya, porque siya ay pinapunta ko po rito, eh hindi ko alam at hindi ko rin sinabi sa kanya na nung araw na amin siyang kinatatagpo ay nakuha ko si Res Cortez, si Congressman Res Cortez, no, ng 5th District. At dito ay makikita po ninyo na umiiwas na naman siya. Umiiwas. Ha? Umiiwas po. Akala niya yung kanyang ibinibigay ng mga dokumento ay hindi po natin be-verify. Alam mo, sa totoo lang, Henry, peke ka eh. Ha? Tingnan mo, hindi mo inantay yung salita ni Res Cortez. Bakit? Maraming patama sa iyo si Res Cortez na ikaw pala ang may gawa. Oh, bakit ka umalis? Oh, napakaswerte mo pa nga eh. Dahil kung alam ko natatawag ka eh, si Congressman Res Cortez, eh kukontakin ko eh. Para na sa ganun, eh hindi ka na makalabas dito sa istasyon eh. Padadampot kita eh. Kaya lang, eh naka-iskapo ka na naman ngayon. Pero hindi bale, dahil hindi lahat po ng tao ay pwede mong lokohin, no? Yung kaya mong lokohin, maluloko mo. Pero ang istasyong ito at ang programa ko, mali, hindi ka makaka-score dito. Ha? At kaya nga po tayo eh, naging mahigpit tayo eh. Ha? Sapagkat naalala natin, naaalala ko lagi yung sinasabi ni Henry. Nagpapanggap ka pa kung sino-sinong malalaking tao ang kamag-anak mo at kung sino-sino yung mga pag-aari mo. Oh, napakarami mong pag-aari sa iba't ibang lugar. Napakayaman mo. Pero tingnan mo. Ano ang ginagawa mo? 'Di ba panay panluloko? Hindi ba niloloko mo yung sarili mo? Na ang akala mo eh sapat na 'yon yung ganyang ginagawa mo. Akala mo ay magpapatuloy yung panluloko mo sa amin? Nagkakamali ka. Dahil nung araw pa lamang nang hindi ka na sumipot doon sa usapan, nag-BI na kami. Kaya namin nakuha lahat ang impormasyon para sa iyo doon sa hindi mo magandang ginawa. At ang pinakamabigat doon, yung gagamitin mo ang programa ko at pangalan ko sa iba't ibang lugar. Ha? Magkakamali ka at wag na wag mong gagamitin ang pangalan ko. Tandaan mo, Henry, kahit saan sulok ng mundo, hahanapin kita para ipakulong kita. Ha? Eh, ang nangyayari, pupunta ka rito. Ha? Eh, nung minsan, muntik pong pang itumba yung camera namin dito eh. Nasagi nung daladala mo, sa dami ng daladala mo, para lukuhin yung tao at dito ka titira. Yun ang akala mo. Oh. Di ba? Kaya nagkakamali ka para doon sa mga panlulokong ginagawa mo. Pero bago tayo magpatuloy ng ating programa, no, mag-commercial muna tayo. Huwag po kayong bibitaw, ha? Muli pong magbabalik ang Wow Action Balita. Pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate,
ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Sa iyong paglalakad, sa
Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At kanina nga po ay nakipag-ugnayan tayo at sa iba't ibang tanggapan para nang sa ganun ay malaman po natin yung mga politikong tatakbo sa iba't ibang lugar ng Metro Manila at probinsya, ano? At dito ay kung kayo ay boboto, tandaan po ninyo, ha? Tandaan po ninyo, dito sa programa po natin ay gusto ko po maiparating sa inyo na ito po yung mga katangian na dapat ay inyong pagtuunan ng pansin kapag kayo po ay boboto. Ha? Kapag maraming pera po yung kandidato, pupunta po sa inyo yan at mamimigay po yan. Tanggapin po ninyo. Alam nyo kung bakit? Pera po ng taong bayan yan. Galing po sa kaban ng bayan yan. At tinitiyak ko po sa inyo na yung pera na ibinibigay po sa inyo at pinamimigay sa inyo, kahit lahat po ng ipinamimigay po nila ay hindi po galing sa bulsa nila yan. Ha? Karamihan po dyan ay nakaw o kurakot. O sige, sabihin natin ang totoo. Ha? Ay ang isang nanunungkulang kagaya ng mayor, napakalaki po ng kailangang gastusin po niyan sa pangangampanya. Sa buong nasasakupan lamang po niya, ha? O piso na lamang po sa bawat isang tao, ilang milyon po tayo mayroon. Ilang milyon po tayo mayroon dito sa Pasay pa lang. Kaya pagka tumakbo ang isang mayor, kung halimbawa 50 million po tayo, o magkano, Chris, sa piso? Ha? Ha? O kaya nga, kung wala kang 100 million, kulang pa rin. 'Di ba? Kasi ang isang butante ang ilinagay po ng COMELEC ay 3 piso. Oo. Oh, sige. 'Di magkano 'yon? Ha? 50 million. Ha? 50 million. Oh, ilang million ba tayo rito? Sa Pasay, halimbawa na lang. Siguro mga 10 milyon ang tao rito. Oo. 30 milyon. Mukhang mali, ah. Ikaw talaga, oh. Luloko mo naman ako, eh. Ha? Yan po yung sinasabi natin, no? Kapag ka ikaw ay tumakbo na mayor, kailangan meron kang 300 milyon. Ha? Dahil kasi 3 piso po isang tao. Tapos papakainin mo pa 'yan, ha? Magbabayad ka ng mga watcher mo, eh. 5 piso na lamang po ang ibayad nyo sa watcher ninyo. Ilang pong watcher ang bawat isang presinto dito sa Pasay? 201 barangay. Sige nga. Nakwenta mo ba? Oh, sa dami, no? Hindi magkakwenta-kwenta dahil wala naman pong kwenta ang kwentahan. Oh, kaya nga, yun ay rough estimate lamang natin. At kung sumobra roon, bahala na sila. Alanganin naman mag-abono tayo. Di ba? At kung kulangin, hindi rin naman tayo pwedeng magdagdag. Ay di akusahan tayong dagdag bawas. Kaya yun po yung sinasabi natin. Kapag sa mayor at saka sa vice mayor, iisa lamang po ang gastos niyan. No? Sa konsehal, medyo mababa ng kaunti. Pero kailangan, pagka ikaw ay tumakbo ng konsehal, kailangan malaki-laki rin ang budget mo. Meron ka rin, ha? Mga siguro 100 million. Baka kulangin pa nga, eh. 100 million sa konsehal. O, isipin nyo, sa bawat isang lugar, kumporme po sa dami ng populasyon
Kagaya sa Quezon City, napakalawak po niyan. Maynila, Pasay, Pasig, Muntinlupa. Nako, napakarami po niyan. Kaya nga po, tayo hindi po maganda tuto eh. Ha, kaya halos nagpapatayan po ang mga politiko na tatakbo sa bawat lugar. Pero ito ha, bibigyan ko na po kayo ng sample. Ang mga pinakamalalakas na mga kandidato sa iba't ibang lugar ha, dito lang sa akin ha, dito sa nalalaman ko. Ha, wala po akong pakialam sa survey po ninyo. Ha, ito lamang po yung nalalaman ko eh. Ha, dahil hindi naman po ako gagastos para mag-survey. Alam niyo po ba kung saan po ako nagsusurvey? Sa mismong opisina po nila. Kapag nakita ko po na ang tanggapan po ng bawat konsehal ay lumalaman po ng 40 sa bawat isang araw na kanilang inilalapit, nakakalamang na po yun. At kapag isang minuto na lang, talaga naman, no, nagulat ako eh. Ha? Isang minuto na lamang po tayo, wala na po tayong oras, baka magalit pa ako eh. Ha? At maraming salamat po sa aming station manager, kay Ma'am Penny Codemos, kay Risa, kay Sir Rizal, kay JR, kay Chris, kay Ami. Wala na si Ami. Sana nag-asawa. Bakit nanganganak? Ah, buntis? Buntis ba? Ha? Ah, joke lang. Nasa Baguio ba siya? Kita ko yun. Ha? Nakita ko yun. Ang daya nyo. Ha? At nakahawak ka pa ng ano ha? Yung baso ni, ano yan? Ni Raymond. Ang bait naman ni Raymond. Ano? Do Raymond. Okay. At tapos ay swerte rin at malas itong si Henry dahil natapat na nandito ako. Ha? At nang pumunta siya para hindi na siya bumalik kailanman. Ha? Eh, pero bukas pagbalik natin kakantahan natin siya nang kailanman. Ha? At maraming salamat po sa lahat po na nakikinig sa programang Wow Action Balita, no? At bukas po magkita-kita po tayo alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Araw-araw po 'yan at abangan niyo po yung aking pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tumatakbong mayor, congressman, senador at mga konsehal ng bayan. Maganda nga po sa inyo. Bye-bye.